Bilang hakbang sa unti-unting pagbubukas ng turismo, ilang historical sites sa Intramuros ang pwede ng pasyalan ng mga turista. Balita hatid ni Bernadette Reyes. Sa makasaysayang Intramuros, Maynila, madalas nagdi-date noon ang mag-asawang Eugene at Marisa. Kaya naman ang malamang bukas na ito sa mga turista, agad nagpunta ang mag-asawa. Maganda po kasi yung paligid, tapos ito nga yung very fresh yung air. Maliban doon, nare-remind kami ng mga historical. Halos isang taong ding hindi nasirayan ng mga turista ang ganda ng Fort Santiago na isa sa pinakakilalang historical site dito sa Maynila. Bukas na ito mula Lunes hanggang Linggo simula alas 12 ng tanghali. Sa unang araw ng pagbubukas ng Fort Santiago, mahaba na agad ang pila papasok. 100 katao lang kasi ang pinapayagan sa loob. Ang Casa Manila Museum naman tumatanggap ng hanggang 15 tao. Para po mas madali po yung pag-travel. Not just mag-book lang po. Masaya rin ang mga kutsero at mga negosyong muling nagbukas. Utang-utang po. At yung iba po namin kabahay na benta. Ngayon po kahit siguro makabayad doon ng utang. Natuwa kasi after 11 months, ito makapaghanap buhay naman ulit kami. Bilang parte rin ng pag-iingat, maaaring magbayad ng entrance fee gamit ang ilang cashless methods. We'll see, baka naman i-test run muna natin ito. Pero ako rin mas gusto ko talaga tanggalin ang age restrictions kasi ang pamilyang Pilipino, di ba, we travel as a family. Bernadette Reyes, GMA News.